Ang lulutuin ko ngayon ay sweet and sour lapu-lapu. Kailangan natin ng large size na lapu-lapu kasi pang family ang lulutuin ko. Yan, ganitong size. Yan, linisin lang natin siya. Tatanggalin natin yung kanyang gills, scales, fins, tsaka yung blood na nakadikit doon sa kanyang backbone. Yan, linisin, tanggalin natin yung internal organs. Tayo ang gagawa nito kasi walang pwedeng gumawa. Hindi katulad sa ibang market na, lalo na sa Asian market, naglilinis sila ng isda kapag bumili ka. Pero since frozen ito, talagang gagawin natin to bago natin lutuin. Medyo mahirap yung paglilinis pero yan, pagka gusto mo naman yung niluluto mo, mag-i-enjoy ka rin. Yan lang. Ingat lang kayo kasi medyo matigas yung kanyang yung mga palikpik. Yan. At medyo mahirap ngang tanggalin ang kanyang scales. So, babad ko siya sa water. At pagkalinis ko nito, ipapat dry ko lang siya ng paper towel. Yan. Set aside natin. At umpisahan na natin i-prepare ang ating ginger, onion, garlic, bell pepper, and carrot. Yan, hiwain lang natin siya ng pahaba. So, mas manipis yung hiwa, mas maganda kasi mas malasa siya. So, green bell pepper lang ang may available ako. Pero kung meron kayong red, mas maganda lagyan nyo din ng red para sa color. So, ang magdadala lang ng kulay nito ay yung aking carrots. So, at least meron akong orange, may green, may white, and yellow. Yung garlic naman natin, medyo pino. Ayan, para malasa siya. Yan, pinagsama-sama ko na lang yung tatlo kasi pagsasabay-sabayin ko silang igisa. So ngayon, isi-season ko ng salt and pepper ang aking lapu-lapu. Yan, huwag naman masyadong maalat. Iwas tayo sa maalat kasi hindi yan maganda sa ating health. Lagi na lang tayong mag-add sa huli kapag kumakain na tayo. So, nagpainit na ako ng mantika habang piniprepare ko ang ibang ingredients. So, kailangan natin ng i-season ng whole wheat flour ang ating lapu-lapu. Pero kahit anong flour meron kayong available, pwede yun. Pwede rin cornstarch. Tapos, piprito na natin yung isda. Galaw-galawin lang natin siya para wag siya dumikit. At syempre, lagi nating painitin yung mantika natin ng sakto para hindi didikit yung ating isda. Kasi sayang naman pag dumikit siya, masisira yung kanyang shape. Yan, shower lang natin. Hindi talaga ako gumagamit ng maraming oil. Kasi basta iwas ako sa maraming oil. So, mag-prepare na tayo ng soy sauce, rice wine, ketchup. Ketchup yung gamit ko pero pwede kayong gumamit ng tomato sauce or tomato paste. Tapos mag-add rin ako ng brown sugar. Pwede rin white sugar kung wala kayong brown sugar na available sa bahay. Tapos haluhaluin lang natin ito para mag-blend well. Yan, tapos mag-add na tayo ng water. Mga 250 ml na water lang muna. Pero kung inakala nyo na kulang, magdagdag nyo lang. So yan, almost done na ang ating piniprikang lapu-lapu. So, set aside lang natin ito pagkatapos natin prito. Yan, ang ganda ng pagka-prito niya. Hindi na deform. Yan. So, ngayon naman ay mag-start na tayong lutuin ang ating sauce.
So, sa mainit na mantika sa ating kawali, i-saute na natin ang ating ginger, onion, garlic. Pinagsasabay-sabay ko lagi sila para huwag masunog. Yan, hintayin lang natin silang lumambot at ilagay na natin ang ating carrots and bell pepper. Yan, ang bango ng amoy niya, lalo na yung bell pepper. Amoy na amoy siya pag ginigisa. So set aside natin ito after maluto. Ang ganda ng color. Ngayon naman ilagay na natin yung ating sauce mixture dun sa ating pan. Nag-iwan ako ng konting carrots at saka bell pepper. Siyempre may yung ibang iginisa natin, nag-iwan ako ng konti para at least may lasa na siya sumasama dun sa ating sauce. Saka na lang natin ilagay yung ating napritong mga vegetables mamaya. So, halu-haluin lang natin ito. Yan, mag-a-add na ako ng ground black pepper. At spring onion or green onions. Yan, hintayin lang natin itong kumulo. At i-add na natin yung ating cornstarch na diluted sa water. Halo-haloin lang din natin para hindi siya mag-stick sa bottom ng ating pan. Yan, actually first time ko magluto ng lapu-lapu. Dati kumakain lang ako. Tapos add na natin ngayon yung vegetables natin. Tapos hayaan lang natin itong kumulo. At pagkulo nito, ready na to. Pwede na natin ibuho sa isda na isinet aside natin after maprito. Yan, nakikita natin na kumukulo na. At medyo sticky na rin siya. Wag naman yung malapot na malapot yung ating sauce. Yan, at ilagay na natin sa ating isda. Ibubuhos na natin ngayon. So, isa ito sa mga exciting na recipe na ginawa ko. Yan. Lagyan lang natin lahat ng sauce at i-serve natin ito right away ng mainit. Yan. So, luto na rin yung ating rice syempre. At ready to eat na to. Yan ang ating lapu-lapu. Sweet and sour. So, enjoy nyo ang recipe na to at maraming salamat sa panonood. Happy cooking!